pag-uusapan po natin ngayon is when you're being shaken. So last Sunday, tinuro po sa atin ni Pastor Rose, able to believe. Ngayon naman po, when you're being shaken. So, natural po sa tao talagang inayangnig. Tama po ba? Whether you like it or not, meron po talagang shaken na nangyayari po sa buhay natin. And sa Bible, pag sinabi pong shaken, ito yung emotionally and physically disturbed. Ibig sabihin, hindi ka na mapakali. Ito yung problema na kung saan talagang may pagyugyog. Yung tipong yung emotion mo, minsan hindi mo kakayanin yung gantong sitwasyon sa buhay. And sa Bible po, si Elijah, si Hope, si Joseph, etong mga taong to, hindi din po sila nakaligtas sa gantong sitwasyon. Si Elijah, yung point na doon sa 1 Kings 19:4, doon po yung sinabi doon na was discouraged and worn down kasi ipapapatay na siya. Si Hope, yung naranasan niya na nawala yung kanyang mga anak, yung kanyang hanap buhay, nagkaroon pa siya ng sakit. Si Joseph na nagmahal ka lang naman pero pinili ng mga kapatid na ibenta ka. Napagbintangan din siya. Amen? And sa New Testament naman, meron din doon, kung maalala niyo po, sa Luke 8:43 down the line, meron po doon isang babae, yung bleeding woman, na 12 years siyang dinudugo. Kung titingnan po natin yung mga senaryo, and marami pa sa Bible na meron pong gantong sitwasyon sa buhay, kung titingnan natin, ito yung shaken na hindi nila pinili. Dalawa po kasi ang uri ng shaken eh. Merong shaken na kaya kayo niyayuyugyog o niyayanig ng problema kasi pinili mo. Nakabase siya doon sa decision mo sa buhay. Kaya ka nang dyan sa sitwasyon na yan. Pero itong mga taong to, ito yung mga taong hindi nila pinili, pero nangyari sa kanilang buhay. Hello! Maaring ang bawat isa po sa atin, meron din gantong tagpo sa buhay po natin. May mga time na hindi mo pinili, pagkasilang mo, wala kang kinagis ng tatay. Merong sitwasyon sa buhay na pagkapanganak mo along the way, meron kang mga allergy na hindi mo din naman pinili. So in short, ito yung pag-inig sa buhay natin na meron po talaga tayo. And dun sa in Mark 8:27, sabi dun, Jesus rebuked wind and waves and it was completely calm. Ito yung scenario na kung saan dun sa bangka, ang mga kasama ng Panginoon ay si Lord natutulog. Yung kasama ng Lord, nag-worry na eh. Pero bumangon lang si Lord, sinabi niya lang, be still, be quiet, then naging calm. So in short, pwede naman pala Lord, yung sitwasyon nitong mga taong to sa Bible, yung sitwasyon ko, pwede naman pala Lord, sa isang salita mo lang, titigil na siya. Amen? Diba? Pero bakit kaya inaalaw ng Panginoon na mangyari sa buhay natin to? Lord, bakit mo inalaw yung pain na to na sobrang bigat na minsan napapabayaan ko na meron pala akong sitwasyon ng ganito? Ibig sabihin na immune na ako. But in John 2:21 verse 6, sabi doon, ito naman yung tagpo na kung saan yung mga disipulo ni Lord nanguhuli po ng isda. Nung pagkuha nila ng isda, wala po silang makuha, sila Peter. So ikaw, as si Peter, ang trabaho mo ay manging isda, pero wala kang makuha. So isa din yung uri na parang shaken na, Lord, ito yung tawag sa akin, pero bakit wala akong makuha? Pero nung sinabi ng Lord, He said, throw your net on the right side of the boat and you will find some. Sino ang nagsabi? Si Lord. Alam mo yan, may instruction si Lord eh, throw your net on the right side. And then, when they did, they were unable to hold the net because of the large number of fish. Doon sa senaryong yon, kaya pala inaalaw ng Lord yung shaken sa buhay natin kasi gusto ni Lord ka-partner natin siya sa ganong estado ng buhay.
Ibig sabihin, we acknowledge na, Lord, eto man yung circumstances ko na hindi ko pinili, pero hahayaan ko at iaalaw ko na kasama kita dito. Hanggang may miracle na mangyayari. So, tayo po tayong lahat. So, introduction pa lamang po iyon. So, let's pray po. Father God, we thank you, O Lord God, for this morning, Panginoon, O Lord God. Lord, salamat sa magandang umaga na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, O God. Lord, today, Panginoon, O Lord God, we speak blessing, Panginoon, O Lord God, not just financially, O Lord God, even, O Lord God, spiritually, Panginoon, O Lord God, open our hearts, open our minds, Panginoon, O Lord God, nang malaya kang kumilos, Lord God, sa bawat isa sa amin, O Lord God. And Lord, I also pray, Panginoon, Lord God, gamitin mo lamang akong alulod ng iyong pagpapala, Panginoon, sa tanging salita mo lamang, Panginoon, ang mangusap, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Lord God. We thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen. So, ayun po. So, iikot lang po yung storya natin sa umaga pong ito. Meron pong isang storya sa Bible. Isa po siyang babae. I know, yung iba dito, familiar na. Ito yung storya na hindi niya din pinili. Yung sitwasyon niya, wala siyang kawala kasi meron na siya nito. So alam ko, ang bawat isa sa atin, meron din pong gantong bagay. Amen? So tingnan natin yung story niya, kung paano niya napagtugumpayan yung ganong sitwasyon, yung imposible naging posible sa buhay niya. So makikita po natin ito sa 1 Samuel. So alternate po tayong magbasa para makita po natin kung ano po ba talaga yung nangyari kay Hannah. So in verse 1, sabi po doon, may isang lalaking mula sa angkan ni Sof na ang pangalan ay Ilkana. Nakatira sa Sarama sa burol ng lupain ng Ephraim, anak siya ni Jeroham na anak ni Elihu. Si Elihu ay anak naman ni Tohu na anak ni Sof na mula sa lahi ni Ephraim. Verse 2, kayo po. Verse 3, taon-taon pumupunta si Ilkana at sambahayan niya sa Shelu upang sumamba at maghandog sa Panginoong makapangyarihan ang dalawang anak ni Eli na sina Hophni at Phinehas ang pari ng Panginoon sa Shelu. Verse 4, pero doble ang bahagi na ibinibigay niya kay Hannah dahil mahal niya ito kahit hindi siya nagkakaanak dahil ginawa siyang baog ng Diyos. Verse 6, ganito ang laging nangyayari taun-taon. Sa tuwing pupunta si Hannah sa bahay ng Panginoon, iniinis siya ni Penina hanggang sa umiyak na lang siya at hindi na kumain. Verse 8. Verse 9. Minsan pagkakataon nilang kumain sa bahay ng Panginoon sa Shelo, tumayo si Hannah at nanalangin nang umiiyak dahil sa labis ng kalungkutan. Nakaupo noon ang pari na si Eli sa may pintuan ng bahay ng Panginoon. Verse 11. Kung bibigyan niyo po ako ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa inyo para maglingkod sa inyong buong buhay niya. At bilang tanda ng lubos niyang pagsunod sa inyo, hindi ko po gugupitan ang kanyang buhok. Verse 12. Kaya sinabi niya sa kanya, hanggang kailan ka maglalasing? Tigilan mo na ang pag-inom. Verse 15. Huwag po ninyong isipin na masama akong babae. Nananalangin po ako rito dahil sa labis na kalungkutan. Verse 17.
Sumagot si Hannah, salamat po sa kabutihan ninyo sa akin. Pagkatapos ay umalis na siya at kumain at nawala na ang lungkot sa kanyang mukha. So kung titingnan po natin yung sitwasyon ni Hannah doon, though mahal siya ng asawa niya, pero taon-taon yung lungkot niya nandoon. Kasi nga hindi siya magkaroon ng anak. So ang hirap po nun, no? Dalawa kayong asawa, tapos yung isa binayaan na maraming anak, tapos ikaw hindi. And ang thinking sa'yo ng mga tao, hindi ka pinagpala ng Diyos. Tapos, ang masaklap pa, wala ka namang ginagawang masama. So, ito yung shakening ni Hannah na hindi niya din pinili. Na kung anong shakening meron ka, ito din siya, meron din. Ang pinakamasaklap pa, kasi hindi ka na nga magkaanak, binubuyo ka pa. Iniinis ka pa. So, tingnan natin kung paano nga ba napagtagumpayan ni Hannah yung ganong senaryo ng kanyang buhay. Kung paano din natin pagtatagumpayan yung sitwasyon natin ngayon. So, ang unang punto, mayroon lamang po akong tatlong punto. Unang-una po is enduring heartache of barrenness. And verse 5, sabi doon, pero doble ang bahagi na ibinigay sa kanya niya kay Hannah dahil mahal niya ito kahit hindi siya nagkaanak dahil ginawa siyang baog ng Diyos. Yung story ni Hannah nagsimula talaga sa sobrang, alam mo yun, yung deep anguish of barrenness talaga. Kasi hindi siya magkaanak eh. And alam mo yung meron siyang unfulfilled dreams, gawa ng ang pangarap niya, hindi lang ako mahalin ng asawa ko, kundi magkaroon din ako ng anak. Pero na-endure ni Hannah yung heartache of barrenness. Ito yung in-acknowledge ni Hannah, Lord, ito yung sitwasyon ko. Hindi ako magkakaanak. Pero kung titingnan mo naman doon sa verse 1 Samuel 1:10, minsan pagkatapos nilang kumain sa bahay ng Panginoon Shero, tumayo si Hannah at nanalangin ng umiyak dahil sa labis na kalungkutan. In-endure niya yung pain na yon of barrenness. In-acknowledge niya na meron siyang sitwasyon na ganun, and ang nakakalungkot pa kasi sinabi doon, ginawa siyang baog ng Diyos. Kung titingnan mo, mapapatanong ka, Lord, bakit? Bakit ako nandito sa gantong kalagayan? Bakit ganito yung kalagayan ko, Lord? Bakit hindi na lang ako din nagkaroon ng buong pamilya? Lord, bakit ganun? Sila nakakakain na masasarap, ako hindi ako pwedeng kumain ng ganito kasi may allergies ako. Lord, bakit ganun? Sila nakakapag-aral sa magagandang school, pero bakit ako hindi kaya i-provide ng magulang ko yung kailangan ko? So ito yung mga sitwasyon na hindi mo pinili pero kailangan mong i-endure. Alam mo yun, kailangan mo siyang mapagtagumpayan. Baka kasi yung barrenness na meron tayo ngayon, nawala na sa loob natin na meron pala tayong sitwasyon na ganun. Alam niyo po yun, nakalimutan mo na. Pero pag meron ng topic na nagpapaalala sa'yo nung barrenness na yun, bumabalik ulit yung pain. So, ibig sabihin, meron pala tayong sitwasyon sa buhay na huwag nating hayaan na maging ganun na lang. Kasi malinaw po, sa atin po, meron po tayong mga minana sa ating mga magulang. Tama po ba? Kayo po ba papayag ka nung mamanahin ulit ng ating mga anak? Sa tingin niyo po, papayag po ba kayo? So we need to acknowledge, kailangan nating maintindihan na Lord, may ganito akong sitwasyon. Hindi pwedeng dapat sa akin tapos na to. Hindi ko na siya ipapamana sa mga anak ko. Pero during that time, nung kay Hannah, kahit ganun yung sitwasyon niya, never siyang nakalimot sa Panginoon. Isipin mo yun, ha? Taon-taon naghahandog ka. Ba't ka pa maghahandog kung para saan naman? Diba? Bakit ako magbibigay, Lord? Mahal naman ako ng asawa ko. Enough na yun, eh. Kaso kasi, naiintindihan ni Hannah na meron akong sitwasyon sa buhay na to na gusto kong makuha. Gusto kong itong dream na to, Lord, matugon mo. Na imposible lang mangyari sa sitwasyon ni Hannah. Kasi kung titingnan niyo po, yung binasa natin kanina, na-acknowledge na ng asawa niya eh, na hindi na sila magkakaanak eh.
Diba? Parang ang hirap nun na ikaw na lang lumalaban. Ang hirap nun na meron kang sitwasyon na yun na gusto mo magkaanak, hindi lang para sa'yo, kundi para din sa asawa mo. Pero si Hannah, wala kang makitang, nung binasa po natin yung story niya, may narinig po ba kayong pagrereklamo? May narinig po ba kayo nung inaasar siya ni Penena? May narinig po ba kayong rumesbak siya? Wala. Ang ginawa lang ni Hannah ay umiyak. Sabi nun, nananalangin lang umiiyak dahil sa labis ng kalungkutan. Maybe siguro yung sitwasyon natin, yung barrenness natin ngayon, hindi ka ganun malungkot. Tama? So, naalala ko lang nung nakaraan, may Mother's Day kaming sa office. So, ayan, sharing, kwento-kwentuhan. Tapos, yung isa kong kasama, namamantal yung kanyang mga kamay. Sabi ko, ano yan, te? Ba't ganyan yung balat mo? Allergy yan? Sabi kong ganun. Sabi niya, oh, ate, may allergy talaga ako. Kaming tatlong magkakapatid. Imagine na, tatlo kaming magkakapatid, ganito ang sitwasyon. Pero mas malala yung sa ate ko. Sabi niya, kasi bakit? Kasi every time daw na kumakain ng chicken yung kapatid niya, kasi hindi niya namamalayan na yung kinain niya pala ay manok, nahihirapan siyang huminga. Imagine na, ganun sitwasyon, hindi mo mai-enjoy yung masarap ng pagkain kasi meron ka ganung sitwasyon. Sabi ko, ang hirap naman nun ate. Oo, lagi ngang nasusugod yun sa ospital eh. Kasi nahihirapan ng huminga. Pero hindi niya pinili yung sitwasyon niya. Minana niya lang doon sa kanyang mga magulang. Sabi ko, di ba may gamot naman dyan? Oo, dahil sa kakainom niya lang gamot, yung gamot wala ng talab. See? Yun po yung kailangan nating maintindihan na meron tayong shakening sa buhay natin na hindi tayo pwedeng magpasawalang bahala. Coach, paano yun? Eh kung ang shakening ko ay broken family, ano yun, iluluhod ko pa ba? Kailangan din po natin ma-check ang sarili natin. Baka kasi yung brokenness na yun, meron na tayong nararamdaman na galit sa mga magulang natin. And yun yung kailangan nating mo-overcome. Kung hindi na talaga pwedeng magbalikan yung ating mga magulang, may magagawa ang Lord na ikaw, tanggap mo ang pagkakamali ng tatay mo at ang nanay mo. So we need to acknowledge. Kung meron ka mang sakit na sa tingin mo na hindi na siya masusolusyonan, wait lang, eto baog. Hindi na magkakaanak. What more yung sakit karamdaman na kayang pagalingin lang Panginoon? We need to endure. Kailangan nating maintindihan yung sitwasyon natin. Why? Kasi ayaw natin siyang ipasa sa susunod na henerasyon. And point number 2, finding solace in prayer and surrender. Pag sinabi pong solace, comfort of consolation in time of distress and sadness. Ito yung, alam niyo po yun, yung solace, para siyang comfort, pero mas pinakamalalim pa sa comfort. Kasi nga, mabigat na yung pinagdadaanan niya. So in 1 Samuel 1:27-28, sabi doon, no? I prayed for this child and the Lord has granted me what I asked of him. So now I give him to the Lord, for his whole life will be given over the Lord and he worshiped the Lord there. Kung titingnan niyo po, si Hannah na-acknowledge niya yung sitwasyon niya. Hindi din siya nag-retaliate, hindi siya nagreklamo kung anong meron siya. Ang hinanap ni Hannah ay yung nasa paanan ng Panginoon. Prayer and surrender. Kasi kung titingnan niyo po, meron naman siya eh. Pwede naman siya humingi ng comfort sa asawa niya eh. Diba? Ganun tayo eh. Pag meron tayong pinagdadaanan, antimano, ang unang natin lalapitan, asawa natin, best friend natin, kung anong circle meron ka. Tama po ba? Pero ito si Hannah, nakita niya na hindi enough yung asawa niya. Kahit sinabi pa ng asawa niya na, ano ba, hindi ba ako enough? Kesa sa mga anak, andito ako, mahal na mahal kita eh. And hindi rin nagkulang yung asawa niya na ipakita na siya ay sapat na. Biruin mo, si Penena may mga anak, yung handog, eto lang yung portion. Pagdating sa kanya na nag-iisa lang siya, doble ang kanyang portion sa paghahandog sa Panginoon.
Hindi mo rin siya isipin na kaya doble para matugon yung panalangin ni Hannah. Kasi mismong yung asawa niya, tanggap na hindi na sila magkakaanak. Pero si Hannah, malinaw sa kanya eh. Kung alalahanin natin, sabi doon, di ba? Ang sabi doon, ginawa siyang baog ng Diyos. Sino ang gumawa? Ang Lord. Pero kanino din siya ulit lumapit? Kay Lord. So yung solusyon ng sitwasyon natin, kung ginawa ng Panginoon yon para sa atin, doon din po tayo lalapit. Without, ano mo yung retaliation? Oh Lord! Kasi ganito eh, ganito nanay tatay ko, kaya tuloy ganito din nangyari sa akin eh. Yung mga sitwasyon na ayaw mo pero nandiyan ka. Alam mo, ganyan din ako eh. Yung gusto mong makapagtapos ng medisina, kaso wala. Kahit mag-IT ka na lang, wala. Kasi sa panahon ko before, unlike ngayon, sobrang ang gaan na lang eh. Kung gusto mo mag-aral, nasa sayo kung gusto mo mag-aral. Pero nung time namin before, huwag yun ang alamin ko, ilang taon ako, sa nung time namin, wala pong Jollibee doon na nagpapaaral. Ngayon kasi pwede kang magtrabaho sa Jollibee at i-support mo yung sarili mo, tama? May mga freelance ngayon. Kung gusto mo mag-aral, mayroong mga university na libre. Sa panahon namin before, wala. So, ang hirap makipaglaban sa buhay. Yung sitwasyon na yon, ayaw mo. Kaso, wala kang choice. So, kaso, pero no, yung dito kay Hannah, finding solace in prayer and surrender, kitang-kita po eh, napagkamalan na siyang lasing. Ibig sabihin talaga, marugdob na yung panalangin ni Hannah. And imagine every year, ganun yung nararanasan mo. Tapos kinukutsa ka pa. Na para bang wala kang silbi, naging asawa ka lang. So kailangan maintindihan natin, Lord, oo nga no, it's been years na hindi ko naalala. Ito pala yung sitwasyon ko. Ngayon ko lang naalala. And hinayaan ko na lang na manatili siyang ganun. So we need to acknowledge, kailangan natin siyang ilaban, kailangan natin siyang ilapit sa Panginoon. Again, ang kailangan ng Panginoon, we need, kailangan lang ng Lord na kasama natin siya sa sitwasyon na yun. Yun yung pinakamahalaga. Sabi doon, no, sa verse 8, sabi ni Elkanah sa kanya, bakit ka umiiyak? Bakit ayaw mong kumain? Hantindi na lang pinagdadaanan niya talaga. Year by year, bakit ka malungkot? Mas mahalaga pa ba para sa iyo ang 10 anak kesa sa akin? Ando na yung comfort ni Honey. Bakit ko ba ipe-pressure yung sarili kong magkaanak kung yung asawa ko okay naman na siya? Diba? Pero hindi eh. Malinaw sa kanya talaga eh. Si Lord ang gumawa nito, si Lord din ang mag-aayos nito. Kung meron man tayong minana sa kanunuan natin, nangyari yon kasi doon. And we need to acknowledge na dapat putol na to at kasama ko ang Panginoon para magtagumpayan ko to. Amen? And number 3, rejoicing in God's faithfulness. Ang sarap sa pakiramdam, no? Taon-taon naranasan ni Hannah yun. In-endure niya yung heartache talaga. Tapos lumapit siya sa Panginoon. Tinodo niya na talaga. As in, hindi naman sinabi din sa Bible kung every year, paanong prayer ang ginawa ni Hannah. But I believe every year, ganun ang ginagawa ni Hannah ng panalangin. Sabi doon, rejoicing in God's faithfulness. And 1 Samuel 2, verse 1, sabi niya, at nananalangin si Hannah, nagagalak ako, Panginoon, dahil sa kanyang ginawa, hindi na ako mahihiya. Tinatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway, nagagalak ako sa pagliligtas niya sa akin. Ang galing, di ba?
wala tayong narinig kay Hannah kung paano niya sagutin si Penina kasi wala talaga eh. Wala siyang ginawa eh. Anong sabi niya? Tinatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway. At iniligtas siya ng Panginoon dun sa kahihiyan ng kanyang sitwasyon. And 1 Samuel 2:21, sabi doon, no, kinabahabagan ng Panginoon si Hannah. Nagkaanak pa siya ng 3 lalaki at 2 babae. Habang si Samuel ay patuloy na lumalaking naglilingkod sa Panginoon. Rejoicing in God's faithfulness, hindi po ito yung tinugon ng Lord, yung sitwasyon niya, and isang araw lang siya naging masaya. Rejoicing in God's faithfulness, ito yung araw-araw ng buhay mo, nagre-rejoice ka kasi tinugon ng Panginoon yung panalangin mo. Imagine ah, yung taon-taon na nararanasan ni Hannah, tinugon din ng Panginoon. Isa lang ang hiningi niya, pero dinagdagan ng Panginoon. And yun yung sinasabi natin, rejoicing in God's faithfulness. We need to acknowledge, we need to, alam yun, kailangan mong mag-rejoice. Hindi po yung sobrang, pag sinabi mo kasing rejoicing in God's faithfulness, kahit gaano man katindi ang pinagdadaanan mo, pagpapasalamat mo na siya sa Panginoon. Why? Kasi mayroon ka lang malaking miracle na ginawa ang Panginoon eh. Paano pa itong maliliit na bagay na lang? So sisiyo na lang siya. So ma-overcome mo na siya. Yun yung rejoicing in God's faithfulness. Na hindi lang one time, big time ang Lord sumagot sa ating panalangin. Maliit man yan na bagay. Alam ko marami sa atin, yung mga simpleng panalangin lang minsan yung nag-iisip ka pa lang na meron kang bibilin, magugulat ka may magbibigay. Gusto mong kumain itong ganito, pero magugulat ka na lang, may mag-aabot. Maliit na bagay na lang yun eh. Pero we need to acknowledge God for His faithfulness sa atin. So anong malaking barrenness ba yung meron tayo na tinugon na ang Panginoon? Baka wala pa. Kasi hinayaan natin yung sitwasyon na yun na manatiling ganun. Amen? So may mga bagay na hindi na talaga pwede eh. Like kuwari, magkahiwalay ang bawat mga magulang, yung mga magulang natin, kasal yung isa, so syempre hindi mo na pwedeng pagpilitan, tama? Pero kailangan pa rin natin siyang idulog sa Panginoon para yung dalawang partner ay maging okay. At likewise, tayong mga anak, maging okay din sa ating mga parents. Ako, hindi po ako nakapagtapos, but I'm striving din talaga. Alam mo yun, ang daming chances na gusto kong mag-aral. Yung nilakad ko na yung TOR ko para makapag-aral ulit. Kaso hindi talaga eh. Ang daming hindrances. Ang daming sinasabi na 1 year ulit bago mo makuha yung TOR mo, ganito, ganyan, ganyan. Alam niyo po yun? So, I'm praying to the Lord na lang talaga na, Lord, hindi yung sitwasyon ko ang makakahad lang upang hindi ko makamit yung tagumpay ko. So, I remember din before, yung kahirapan, it's a sign of barrenness. Kung mahirap na yung magulang mo noon, nagkaasawa ka ngayon, ganun pa rin yung sitwasyon mo, may mali na po doon. May barrenness na din na nangyayari po sa atin. We need to acknowledge, Lord, hindi ako nakadesenyo dito. Meron akong Diyos na higit nakakaalam ng sitwasyon ko at kailangan kong idulog sa Panginoon. Lord, hindi ito yung ipapamana ko sa mga anak ko. Kung hindi ako nakapagtapos, Lord, hindi ko hahayaan na yung mga anak ko hindi rin makakapagtapos. Kasi hindi pwedeng naging okay sa'yo sa mga anak mo sa susunod na generation, okay sa kanila. Hindi po ganun eh. Iba-iba tayo ng kinakaharap. And sa mundong to, ang bilis magbago ng proseso. Alam niyo po yun? And before, nung siguro mga edad ko nun ay 20. So, yung sitwasyon po namin doon, as a family talaga, sobrang ano eh, yun din yung sitwasyon na hindi mo pinili, na Luzon, Visayas, Mindanao kalagi. Yung like si Francis, kung kani-kanino, kami magkakapatid, kung sino yung gusto magpa-aral, dun ka. So, hindi mo din siya pinili yung sitwasyon na yun, tama? Kasi bata ka lang eh. Wala kang magagawa eh. Tapos, meron pa yung time na yung bahay namin noon, siguro ganito lang ata, ganyan lang kaliit. So maliit lang siya. 3 kami magkapatid, si Francis, si Alvin, tapos si mama ko.
Tas ako yung nagtatrabaho sa Jollibee, tas yung mama ko, noong time na yon. So, nagtatrabaho ako sa Jollibee, pero wala po dun yung ano, yung tinatawag na seed na ngayon na pwede kang mag-aral, di ba? So, before noon, walang ganun. Ang thinking ko noon, pag ganun yung sitwasyon mo, hanggang dun ka lang. Kasi yun na yung nakalakihan mo eh, yun na yung nakikita mo. Pero along the way, nung nakilala ko ang Panginoon, alam niyo po, praise God, sabi ko talaga, lagi kong sinasabi yun sa mga hawak ko sa life group, huwag mong hayaan na yung sitwasyon mo ngayon at ng pamilya mo ngayon ay hindi umunlad. Amen? Kasi anak tayo ni Lord eh. But we need to acknowledge yung sitwasyon natin. Kailangan mong kumilos. Ganun ginawa ni Honey. Prayer and surrender, Lord, ito yung sitwasyon ko. And alam niyo po, ngayon mag-15 years na kaming kasal, mag-asawa. And glory to God talaga na bawat desisyon, para kaming pagbibili ka ng washing, kailangan mo ipag-pray. Ganun kami. Pag kailangan mo mag-acquire ng gato, kailangan mo ipag-pray. Kasi ang hirap eh. Ang daming offer talaga ngayon sa mundong to. But we need to be sensitive talaga. And nung dati, na maliit lang yung kwadrado ng bahay namin, ngayon may sarili na kaming bahay. Diba? Can you imagine? Nung dating ganun ka lang, hindi mo maisip. Pero kasi in-acknowledge mo yung sitwasyon mo noon na ayaw mo na siyang manahin. Ayoko na nun, Lord. Hindi ako talunan. And ang nakakatuwa, pag isa talaga sa loob ng bahay, may nakakilala. Magulang ka man, anak ka man, alam niyo po, glory to God, mga kapatid ko, maayos po ang buhay. May sariling bahay, may sasakyan, nakakain na masarap, nagsama-sama. Ay, reward na yun ng Lord eh. Yun yung sinasabi ko, rejoice in God's faithfulness. Rejoice in God's faithfulness. Tayo po tayong lahat. I don't know po kung ano po yung barrenness na meron kayo ngayon. And hindi ko po alam kung sinong pinena ng buhay nyo ang nagpapadagdag ng inyong emosyon, ng sitwasyon nyo sa buhay. Pero lagi po nating tatandaan kung ano man yung barrenness na yan, kung ano man yung pinena na yan, andyan po ang ating Diyos. Balik lang tayo sa Diyos na lumikha po sa atin. If we are in the situation na hindi talaga natin siya pinili at ayaw natin siyang piliin kasi mahirap at masakit, kung sino man yon ang nag-allow, balik tayo doon. Katulad ng ginawa ni Hannah, hindi po siya napagod na umiyak. Hindi siya napagod maghandog. And a good thing sa ugali niya, tinanggap niya kung anong meron siya, pero gumawa siya ng solusyon. I believe na ang Lord sinasabi sa atin ngayon na, anak, andito ako, you need to acknowledge kung anong meron ka. And hindi rin bingi ang Panginoon at hindi rin siya bulag na nakikita po yung sitwasyon natin. But we really need to understand, Lord, bakit ba ako may gantong sitwasyon? Ito po ba ay pinili ko o ikaw ang nagbigay? Kasi Lord, kung ito yung mga barrenness na meron ako ngayon dahil kagagawan ko, Lord, I need to change myself. Kailangan kong baguhin. Kasi ayaw ko na nito. At kung yung sitwasyon mo naman ngayon ay hindi mo pinili at kusa siyang binigay talaga sa atin ng kapatid, isa lang ang ibig sabihin niyan. Gusto ng Lord makasama natin siya sa takbuhin ng buhay natin. Yun lang yun. Kasi walang ibang nagbigay at wala din pwedeng bumawi kundi ang Panginoon. Kahit anong sitwasyon pa yan ng buhay mo, sakit man yan, financial man yan, relationship man yan. So we need to understand. When we are being shaken, we always remember like Hannah did. Huwag po natin hanapin sa kapwa po natin yung solusyon.
huwag natin gayahin kung ano yung sitwasyon natin dati and maging mapagbantay tayo kasi anak na tayo ng Lord, niredeem niya na tayo eh. Huwag na nating tingnan, oops, teka lang, yung history ng pamilya ko dati, yung pagiging broken family, oops, teka lang, Lord, mukhang mamamana ko pa. Kailangan mapagbantay. Kailangan makita. Lord, sa pamilya namin, may gantong klaseng sakit. God, give us wisdom. Kung ano yung magpapatrigger, kailangan iwasan. Kahirapan? Hindi natin pinili yun. Mahirap talaga maging mahirap. Mahirap na sa pagkainan, lima kayo, pero yung pangkain, pang isa lang, hindi mo din pinili yun eh. Hindi mo piniling hindi ka matanggap sa trabaho na malaki ang sahod. Pero we need to acknowledge again. We need to endure this pain. And find solid solace in prayer and surrender. Hindi ka lang mananalangin, kundi iso-surrender mo siya sa Panginoon. Ibig sabihin, Lord, ayoko nito. Lord, ayoko nitong papikat na to sa buhay ko. Ayoko nito, itong pain na to, Lord. Ayoko nito. And ayokong mamana siya doon sa next generation ko. Ayokong makita yung sitwasyon nila kasi masakit din siya, Lord. Ayoko nito. I need to surrender it to you, God. Wala akong magagawa, pero ikaw meron, Lord. Rejoicing in God's faithfulness. Wala pa man yung tugon ng Panginoon, magre-rejoice ka na. Lord, kahit kano katagal, imagine taon-taon, walang nangyayari, pero hindi siya tumigil si Hannah. So likewise, ganun din tayo. Rejoice in faithfulness. Rejoice in God's faithfulness. Hindi pa man niya tinugon, pero tingnan natin yung maliliit na bagay na tinugon ng Panginoon. We need to rejoice. We need to acknowledge that si Lord gumagawa, kumikilos. Pero I said, kailangan mo ding i-acknowledge. Let's sing this song. It's our prayer to the Lord. I remember how it feels when your spirit sets me free. Closer now than the very air I breathe. I know I belong to you. I remember how it feels when you speak it to my heart. When you whisper that we'll never be apart. I know I belong to you. Alalahanin mo kung bakit ka naririto. Alalahanin mo kung gano'ng kadalatila ang Panginoon sa buhay mo. Situation na hindi natin kontrolado. Kasi hindi tayo dinisign ng Lord na yakapin yung sitwasyon na meron tayo ngayon. The Lord want us to free sa poverty, sa brokenness, sa emotion, sa spiritual.
sitwasyon natin ngayon sa buhay. Lord, ano ba yung bagay na hinahinayaan ko nang mangyari? Pinagsagwalang bahala ako na lang, O God. Lord, paalala mo sa akin yung mga bagay na naging kontento na lang ako. Okay na to. Pwede na to. Lord, nangyari din naman sa kanila na pagtagumpayan nila. Pero wait lang, hindi ito yung nais ng Panginoon. The Lord always want us to always above. Never beyond ayaw ng Panginoon kasi anak tayo ng Diyos. Gustong makita ng Panginoon, anak, lapit ka sa akin. Tutulungan kita, sasabayan kita, babawasan ko yung pain at tutugunin ko yung panalangin mo kasi deserve mo to. Anak kita. Kahirapan? Maliit na lang yan sa akin eh. Kaya ng Lord. Pero kailangan nating maging katuwang ang Panginoon. Hindi sa sariling lakas, sariling karunungan, hindi sa titulo na meron ka, you need to acknowledge God. Wala tayong pwedeng ipagmalaki. Kung meron kang sitwasyon, natutugunan mo, hanggang kailan? Hanggang kailan yung sitwasyon mo dahil kaya mo? Hanggang kailan? Ang gusto ng Panginoon, matapos. Ang gusto ng Lord, mapagtagumpayan. Kasi gusto ng Lord, we rejoice in His faithfulness. Kasi we deserve. Deserve ng mga taong lumalapit sa Panginoon. Deserve sa mga taong tumutugon sa panawagan ng Panginoon. Deserve natin. Dahil nakila ang ating Panginoon and we acknowledge Him. Na lahat posible sa Kanya. Imposible sa tao, imposible sa trabaho, imposible sa ating mga kasama sa buhay, pero posible po sa ating Panginoon. Let's all lift up our hands to the Lord right now. Let's continue to remember what the Lord has done in our lives in the past. Hallelujah. Ora para basita la babaha. You find me again. And we will continue to remember your God. Ora para babasita la babaha. Hallelujah. Forget how you set me apart. I won't forget how you captured me. You call me by Thank you,
Lord, for calling us, oh God. I won't forget how you covered my shame. When I am lost, you find me again. We will continue to remember, God, your goodness. I remember lahat ng bagay na ginagawa mo every day. I won't forget how you set me up, set us apart, oh God. I won't forget. You called us for the specific purpose, for the specific assignment, God. Every moment I live to you, and we will continue to remember. I remember you. Simulan mong pasalamatan ng Panginoon sa umagang ito. Lord, we thank you, Lord, for that everything, Panginoon, na ginagawa mo into our lives. Thank you for reminding us about your word. Those, Panginoon, sa mga shaken moment ng buhay namin, wala kaming ibang gagawin, kundi, Panginoon, aalalahanin ang mga katagumpayan na ginawa mo sa amin in the past, oh God, para sa pagharap namin, Panginoon, sa panibagong araw, Lord God. Lord, makikita mo sa bawat isa sa amin na nagpapatuloy kaming nananampalataya sa iyo, Panginoon, sa kabila ng lahat, Panginoon, ng mga shaken na amin pong pinagdadaanan. Sa umagang ito, oh God, patuloy na pagpalain mo ang iyong lingkod na ginamit, Panginoon. Lord, continue to bless your life. Ang aking panalangin, Panginoon, enlarge your territory. Lord, bless her, oh God, body, soul, and spirit. At dalangin ko, Panginoon, maraming pagkakataon na paggamit mo sa kanyang buhay, Panginoon, ang kanyang mararanasan. Saan man siya magpunta, Panginoon, she will become a blessing, Panginoon, sa mga taong nakapaligid sa kanya. Pagpalain mo po siya, Panginoon. At sa aming lahat na naririto sa lugar na ito, Panginoon, na dumadaan sa iba't ibang sitwasyon, Lord, wala kaming ibang gagawin kundi patuloy na panghahawakan ang mga pangako mo sa aming mga buhay, na kahit kailan di mo kami iiwan ni pababayaan man. Father, we thank you. Our hope is in you. Our hope is in you, O God. We will continue, Lord, sa buhay na ito, sapagkat alam namin kasama ka namin, Panginoon. Let's all lift up our hands to the Lord, and let us continue to receive the prayer of blessing. The Lord bless you. I receive. The Lord keep you. I receive. May His face shine upon you. The Lord bless the work of your hands. The Lord give you hope, peace, love, and joy. The Lord give you faith like Hannah. In the mighty name of Jesus, and everybody say aloud, Amen and Amen. Kung nakaabot po kayo sa dulo ng preaching po na ito, nais po namin kayong pasalamatan na nagmumula sa aming mga puso sa inyo pong pagsuporta at pakikinig ng salita ng Panginoon na handog po sa inyo ng Light Church Makawayan. Truly indeed, that through this platform po, marami na po tayong naabot sa paanan ng Panginoon for His glory and for His honor. Pwede po tayong manood na ating pong mga live stream. Meron po tayong worship Sunday services po every Sunday. That is 10:30 a.m., 1 p.m. for the youth, 4 p.m., 7 p.m., and 11 p.m. po, Philippine time po yan. Maraming salamat po ulit sa inyong time, at sa susunod po na ating mga preachings, patuloy po nating suportahan. Maraming salamat po, and shine for Jesus!